isa akong anak ng tanyag na albularyo. Bata pa lang, pinangangalanda ka na sa akin ng ama ko na ako raw yung magiging tagapagmana ng kanyang kakayahan at kaalaman. Sa totoo lang, kahit labag sa kalooban ko ang lahat, wala akong magawa. Napakabuti sa akin ng ama ko. Napakabuting asawa niya rin sa ina ko. Kaya sa palagay ko, heto na lang ang maisusukli ko sa kanyang pagpapalaki at pagmamahal sa akin. Pero kung anong buti at perpektong tatay niya, eh siya namang kabalikta rin sa mga nilalang niyang dilim na madalas na nakakalaban niya. Iba ang galit niya sa mga engkanto, duwende, tikbalang, lalong-lalo na sa mga aswang na meron talaga siyang personal na galit dahil yung mga aswang daw, ito ang pumatay sa mga magulang niya. Kaya bukod sa mga panggagamot at mga kaalaman, pakikipaglaban din sa mga nilalang ang pangunahing tinuturo niya sa akin. Siya nga po pala. Ako po si Cardo. Magbabahagi lang po ako ng mahiwaga, pero kakaibang karanasan. Kasabi po ng pag-aaral ko noon ng pagiging albularyo, nag-aaral din ako ng high school noon. Fourth year high school ako noon at malapit na rin po makapagtapos. Hindi naman po nagkukulang sa pangangailangan yung mga magulang ko. Kaya kagaya lang sinabi ko, lahat ng gusto nila, sinusunod ko. Isang hapon, pauwi po ako galing eskwela. Kapansin-pansin na yung isang abandonadong bahay na malapit sa amin, meron ng titira. Sa harapan kasi ng bahay nakakita ko ng mga gamit, tapos parang nililinis ito. Habang papalapit nga ako, nakakita ako ng babae lumabas mula sa loob. Napahinto nga ako, kasi napakaganda ng dalaga. Ako na po ang magsasabi, sa baryo po kasi namin noon, bihira po yung mga ganun kagandang babae. Kaya talagang nabigla talaga ako noon. Kasabay ng pagmasid ko sa kanya, kapansin-pansin ang lungkot sa mga mukha niya. Mugto yung mata niya na para bang galing lang siya ng iyak. Hirap na hirap nga rin siyang buhatin yung mga gamit niya paakyat. Kaya syempre, nagpasikat ako. Ate, tulungan na kita. Nako, wag na. Nakakahiya. Ayos lang no, ano ka ba? Ganito talaga dito sa bahay namin. Nagtutulungan. Siya nga pala. Cardo nga pala ang pangalan ko. Ganun ba? Salamat. Ako si Ligaya. Hindi bagay sa kanya ang pangalan niya. Malangil ang mukha niya. Pero kahit katiting na Ligaya, wala kang makikita sa kanya. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Wala eh. Mag-isa lang akong lumipat rito. Dahil sa tanong kong yun, mas lumungkot siya. Mukhang may mas malalim na pinaghuhugutan si Ligaya tungkol doon, kaya minabuti kong manahimik na lang. Pagkatapos ko siyang tulungan sa mga gamit niya, nagpaalam na rin ako. Osha, mauna na rin ako Ligaya. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tawagin ako. Hindi lang ako nakatira. Ay no, kita mo yung puno ng akasya na malaki? Yung bahay na yun, doon lang kami nakatira. Doon po nagsimula yung pagkakaibigan namin ni Ligaya. Madalas nakakausap ko siya pag nadaan ako sa tapat ng bahay nila. Binibigyan ko nga siya minsan ng mga prutas, gaya ng mangga, bayabas o santol. Tuwang-tuwa naman siya. Katulad ko, fourth year high school na rin daw sana siya. Kaso, tumigil daw siya ng taong yun. Kasi, sa bagay na yun, tikom pa rin siyang sabihin sa akin kung ano yung dahilan. Kaya pinipili ko na lang i-respeto yung katahimikan niya. Cardo, huwag ka masyado magtitiwala dyan sa dalagitang bagong lipat. Hindi mo pa yung lubos na kilala. Itay naman, sa ganda ni Ligaya pagdududahan mo pa. Aba iyo, sa tagal ko na sa mundong to, wala sa itsura ng mga tao ang tunay nitong ugali o intention sa buhay. Marami dyan nagpapanggap lang. Nagmumukhang normal sa paningin natin pero makakampo naman pala ng dilim. Itay naman, para namang hindi niyo ako anak ha. Di ba, ako ang anak ni Ka-Erning, ang tanyag na albularyo. Paano makakalusot sa akin yung mga ganyan?
E palagi ako may dalang langis. Bukod doon, wala rin naman akong nararamdaman na masama sa kanya. Tao si Ligaya, tay. Hindi siya laman lupa, engkanto. Aswang, sinisiguro ko yan. Ay, ako'y nagpapaalala lang naman. Total ay nabanggit mo na rin yung aswang. Mag-iingat nga pala kayo. Base sa mga kaibigan kong albularyo sa ibang barangay, ilang pag-atake ng mga aswang ang naganap sa kanilang baryo. Ilang mga manok, kambing na rin yung nadali. May isa pang buntis yung minalas. Nakunan. Mabuti nga at hindi napuruhan at nabuhay pa yung babae. Talaga tay, ang tagal nang walang pag-atake ng mga aswang dito sa probinsya natin ah. Yun nga eh, ang suspecha namin, baka nagbalik na naman sila. Sino tay? Sila? Oo, ang pamilyang aswang na pumatay sa lolo at lola mo. Akala ko ba tay, hindi na sila babalik dito sa probinsya natin? Hindi pa naman kami sigurado anak. Basta, mag-iingat kayo ng nanay mo. Maging mapagmatsyag kayo sa paligid. Traitor yung mga yan. Kahit pinipilit ng tatay ko na maging kalmado sa pagkainan, halata pa rin ang galit niya sa mga aswang. At kung totoong nagbalik na nga muli yung pamilyang aswang na kumitil ang buhay sa mga magulang niya, sigurado akong hindi titigil ang tatay ko para maubos yung mga yon. Ganun ang galit niya sa mga yon. Bumuhay ng palaging sinasabi na bago siya mamatay, gaganti at gaganti siya sa pamilyang yon. Lumipas sa mga araw, naging abala ang tatay ko sa trabaho niya. Ilang araw na rin siyang hindi umuwi sa amin. Base sa huling paalam niya sa amin, may humingi ron ng tulong sa kanya na isang albularyo din na nasa kabilang baryo. Kaibigan niya raw yon. Sanay naman kami sa ganon. Dahil madalas pag may hirap na kaso ang nilulutas ng tatay ko, talagang hindi siya umuwi ng bahay. Kung minsan pa nga inaabot ng isa o dalawang buwan wala siya sa amin. Kaya nasali na lang talaga kami. Kasabay nun, naging abala rin ako sa eskwela. Nalalapit na kasi ang katapusan ng eskwela namin. Maraming exam, project, requirements at kung ano-ano pa ang kailangan tapusin at eskasuhin. Isang linggo po, nagpunta ako ng ilog na malapit sa amin. Kadalasan kasi, kapag gusto kong mapag-isa, pupunta po ako doon. Mas madali kasi mag-aral kapag nandoon ako sa ilog. Payapa, walang istorbo. Pagkarating ko sa paborito kong pwesto, nilatag ko na rin yung mga gamit ko. Sinimulan ko na yung pagbabasa pero maya-maya lang, nakarinig ako ng magandang tinig. Akala ko nga nun, baka may engkantong nangaakit sa akin. Pero hindi eh. Normal na tinig lang naman yung nadidinig ko nun. Hinanap ko kung saan nagmumula yun. At sa di kalayuan, may natanaw akong babae naglalabas sa ilog. Nabigla pa nga ako. Si Ligaya ang nakita ko. Psst! Lumingon-lingon si Ligaya. Hinanap niya kung saan nagagaling yung paswit ko. Nakita ko ang naangamba at natakot siya kaya nagpakita na ako. Napaka matatakotin mo naman. Ako to. Diyos ko naman, Cardo. Huwag kang ganyan. Ninervous naman ako sa'yo. Weh, baka nasobrahan ka lang sa kape. Oya, may talent ka pala. Ang galing mo palang kumanta. Wala lang yun. Tsaka, hindi mo naman kasi ako maiintindihan kung bakit ako kinakabahan. Muli, nakita ko na naman ang lungkot sa mga mata niya. Lumusong ako ng tubig. Pinasa ko siya. Uy, ano? Ang seryoso mo kasi. Wag. Aba, gumaganti ka ha. Ayan ang dapat sa'yo. Sa unang pagkakataon, nakita kong umiti si Ligaya. Simpleng paglalaro lang pala sa tubig yung mapapalabas ng Ligaya sa mukha ni Ligaya. Naligo na kami sa ilog nun. At pagkatapos, tinulungan ko na rin siya sa mga nilalaban niya. Pagkatapos nun, ako naman yung tinulungan niya sa pag-aaral ko. Kinain din namin yung dalawang baon nun. Nagtagal kami dun sa ilog. Alam mo, ang swerte mo. Simple lang yung buhay mo. Tapos mahal ka pa ng mga magulang mo. Nakakaingit ka. Bakit mo naman nasabi yan? Kaya nga mag-isa ako dito, diba?
Kasi tumakas ako sa pamilya ko. Ayoko maging kasangkapan lang nila. Gusto ko mamuhin ang gusto ko. Kaya kahit mahirap, mas ginusto ko na mag-isa. Mas nakakahinga pa nga ako kapag ganito. Sa wakas, nalaman ko din ang dahilan kung bakit mag-isa si Ligaya. Siguro, sa mayamang pamilya ito nabibilang. Tapos yung tipong ipapakasal sa isang mayamang pamilya rin. Tipikal na kwento sa mga teleserye at pelikula. E di, dito ka nalang titira. Oh, kontento na ako sa buhay na ganito. Hindi ka mag-aasawa? Hindi ko pa naiisip yung mga ganyan. Ang importante lang sa akin ngayon, mamuhay ng payapa, tahimik, yung walang gulo. Eh, paano kung ligawan kita? Natigilan si Ligaya. Baliw ka ba? Seryoso ako, Ligaya. Unang kita ko pa nga lang sa'yo. Gusto na kita eh. At etong unti-unti na kitang nakikilala, mas lalo na kita nagugustuhan. Hindi pwede. Ayoko. Bakit? Basta. Bigyan mo ako ng dahilan. Basta, ayoko. Kapag hindi mo ako mabigyan ng magandang dahilan, bahala ka. Ligawan pa rin kita. Hindi ako titigil. Sira ulo ka talaga, no? Ah, basta. Liligawan kita, Ligaya. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa mga pagkakataong yun, nakita ko yung mga ngiti sa kanya. Alam kong gusto niya rin ako. Kaya, liligawan ko talaga siya. Nung araw na yon, sinimulan ko na ang pagsuyo ko kay Ligaya. Unang beses ko lang din naman gagawin yon kaya baalala ka ako. Madali lang naman mamita sa mga prutas sa amin. Saging, mangga, bayaba, santol, rambutan, star apple, lahat meron sa amin. At yung mga ganyan, hilig talaga ni Ligaya. Yun lang din naman yung kaya ko maibigay sa kanya ng mga panahon na yon, bukod sa pagmamahal ko. Lumipas po yung mga araw at linggo. Isang gabi, nabigla kami ng nanay ko nang bigla pong may humahangos na kumakatok sa pinto namin noon. Agad kong binuksan yung pinto at laking kulat namin nang si tati ang bumungad sa amin. Bukod siya ng dalawang lalaki na palagay ko, mga kaibigan niyang albularyo din. Duguan sila, pero ang pinakamaraming sugat at ang pinakamalala, si tatay, putol na kasi ang kaliwa niyang kamay. Diyos ko, Erning, ano nangyari sa'yo? Mare, napalaban kami sa mga aswang. Nagbalik na sila. Ang kinatatakutang pamilyang yun. Ginamot na agad nila ang tatay ko. Matapos nun, umalis na rin sila. Kailangan pa rin nilang balikan yung mga pamilya nila. Sa totoo lang, unang pagkakataon ko lang nakita ang tatay kong ganon. Sa lahat ng nakalaban niya, mapa kung anong nila lang o aswang pa yan, hindi pa natalo ng ganun yung tatay ko. Ibig sabihin lang, hindi talaga biro yung mga aswang na yun. Ang mga aswang na pumatay sa lolo't lola ko. Kinaumagahan, nagkamali na po ang tatay ko. Dito niya na po pinahagi sa amin yung mga nangyari. Bumalik na sila. Mukhang may pakay sila dito sa probinsya natin. Baka muli silang tumira dito. O baka naghahanap lang sila ng mga biktima. O masama, naghahanap sila ng mga taong pwede nilang gawing katulad nila. Basta, hindi pa talaga namin alam kung ano ang dahilan nila kung bakit sila nandito. Pero ang sigurado kami, nandito na sila. Mas marami sila ngayon. Mas marami mga batang aswang ang nadagdag sa hani nila. Malas lang namin dahil nagkabiglaan kami kagabi, pero kung nakahanda lang sana kami, kayang-kaya naming maubos yung lima na nakasalubong namin sa gupat kagabi. Anong ibig mong sabihin, Erning? Hindi ka patitigil sa kabaliwan mong yan? Baka sa susunod na uwi mo rito, ulo mo nang iabot sa amin na makasamahan mo. Linda naman, ipinangako ko sa ama't ina ko na ihiganti ko sila. Lintik na paghihiganti yan. Buong buhay mo yan na lang ang bukang bibig mo, Erning. Kami ng anak mo, naisip mo ba? Paano kung mamatay ka? Erning, pakinggan mo nga yung sarili mo. Puro ka na lang paghihigante.
unang beses nag-away ng ganon katindi ang mga magulang ko. Natigilan lang sila nang awatin ko sila. Pero hindi pa rin sila nakapag-ayos nun. Parehas ko naman silang iintindihan. Parehas silang may mga punto. Ang tanong na lang kung sino ang iintindi at kung sino ang magpapakumbaba. Alas 6 po ng gabi, madilim na. Lumabas ako sa amin. Nagpalamig na rin muna ako. Kailangan ko rin kasing hanapan ng halamang gamot si tatay. Mauubos na yung mga ipanglalanggas niya sa sugat niya. Habang nasa kagubatan nga, sa hindi inaasahan, may nakasalubong akong isang lalaki. Wala naman sanang problema pero kumulo kasi ang langis ko. Bata! Napahinto ako. Hindi na ako bata. Pamilyar ang amoy mo ha. Pagkasabi niyang yun, hindi na ako nagsayang ng sandali. Nauna na akong umatake. Hinataw ko siya ng bitbit kong itak. Mabilis siyang nakailag. Huhulaan ko. Naputo lang kamay ng tatay mo, no? Huhulaan ko rin. Mapuputo lang ulo mo maya-maya lang. Mayabang ka. Sumugod sa akin yung aswang. Mabilis siya pero mabilis din ako. Bata pa lang ako. Batak na ako sa mga ganito. Sinanay na ako ng tatay ko sa mga ganitong pagkakataon. Magaling ka. Mabuti alam mo. Tumalon pa itaas yung aswang. Lumambitin siya sa puno at bumagsak sa akin. Natamaan ako pero nakaganti naman ako ng tagas sa hita niya. Iba ang kunat ng balat niya. Kung normal lang na tao yun, tsak, putol yun kahit gaano pa katigas yung buto niya. Ika-ikang tumayo yung aswang. Chamba! Sa susunod, leeg mo na yung matatamaan ko. Nakitaan ko na lang pangba yung aswang. Mukhang nabigla siya sa akin. Hindi niya inaasahang magaling ako makipaglaban. Napapaatras na siya. Hindi ko na hinintay pang makabawi siya. Tumakbo na ako papunta sa kanya. Pero sa isang iglap, isang nilalang ang mabilis na nakapunta sa harapan ko. Isang babae, hinarangan niya ako papunta sa aswang. Tama nga sila. Dito ka lang matatagpuan. Umalis ka na. Alam mo kinasusuklaman nila ama at ina ang lugar na to. Talagang heto pa ang pinili mo pagtaguan, Ligaya. Kung hindi ka aalis, ako mismo ang tatapos sa'yo. Oo na. Heto na nga, diba? Aalis na ako. Mabilis na umalis yung aswang. Samantala, humarap naman yung babaeng humarang sa akin. Ligaya? Anong... Bakit? Pasensya ka na, Cardo. Ako ang dahilan kung bakit napahamak ang ama mo. Kung hindi sana ako nagpunta rito sa lugar na to, hindi makakaharap ng ama mo yung mga kapatid ko. Kapatid? Teka, Ligaya. Naguguluhan ako. Oo, Cardo. Aswang din ako. Tumakas lang ako sa pamilya ko dahil ipapares sila ako sa ibang pamilyang aswang din. Kaya ako nandito. Imposible yan. Hindi kumukulo ang langis ko. Hindi ka tinatabla ng asin. Bawang kalamansi. Sa mga nilulutong pagkain na binibigay ko sa'yo. Sa ngayon, hindi pa ako ganap na aswang. Hindi pa tumutuntong ika-16 kong kaarawan. Hindi ko pa tinatanggap yung bato ng pamilya namin. Kaya nga ako tumakas dahil ayoko maging kagaya nila. Pero dahil sa ginawa ko, maraming mga nadamay na inosente. Maraming napahamak. Siguradong hahanapin ako ng pamilya ko. At yan, pati ama mo, nadamay. Patawarin mo ako, Cardo. Nagugulan ako. Pero Ligaya, kailangan mo umalis sa lugar na to. Hindi ka rin ligtas dito. Kung kabilang ka sa pamilyang kinasusuklaman ng tatay ko, hindi yung titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Kapag nalaman niya kung sino ka talaga, magkakaroon ng gulo. Maraming kaibigang albularyo ang tatay ko. Alam ko,
Paalis na rin ako ngayong gabi. Kaya rin ako nandito kasi hinahanap kita. Gusto ko kasi magpaalam sa'yo. Gusto ko magpasalamat. Salamat sa pagpapasaya mo sa'kin. Ikaw lang ang tao na kagawa sa'kin noon kaya mahalaga ka sa'kin. Kahit man sa simpleng pagpapaalam, magawa ko makapagpasalamat sa'yo. Lumapit sa'kin si Ligaya. Lumuha nga rin siya. Hinalikan niya ako sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Habang ako, nanigas lang sa kinatatayuan ko. Ewan ko pero tumulo rin po yung mga luha ko. Hanggang sa nakita ko na lang siya naglalakad palayo. Ninagtagal, umuwi na rin ako sa amin ng balisa. Hindi ko alam kung anong gagawin nun. May kung anong bugso ng damdamin sa loob ko na gustong lumabas. Pero hindi ko alam kung ano yun. Tulog ang tatay ko nun. Nilalanggas ko siya. Nang may isang bagay ang napagtanto ko. Itay, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Mabuti at tulog ang tatay ko nun. Samantalang ang nanay ko naman nasa kabilang bahay pa at naghihilot. Nag-ipakay ako ng gamit ko. Lahat ng importanteng gamit ko ay dinala ko. Nagtungo ako sa bahay ni Ligaya. Buon ang desisyon ko. Sasamahan ko siya. Wala na akong pakibasta ang gusto ko. Samahan siya at protektahan. Kaso, hindi ko naabutan si Ligaya sa bahay niya. Isa lang ang maaari niyang puntahan. Yung pier sa bayan. Kahit gabing-gabi na, tinaha ko pa rin yung kagubatan. Yun lang din kasi ay natatanging daan para lang makapunta sa bayan. Kahit nandoon yung panganib na tulot ng pamilya ni Ligaya, hindi ko na inilala pa yun. Ang importante para sa akin, mahanap siya. Lumipas sa mahabang paglalakad at pagtakbo. Sa wakas, naabutan ko po si Ligaya sa kagubatan. Ligaya! Anong ginagawa mo rito? Sasama ako sa iyo. Hindi ko kakayaning mawala ka. Mahal kita, Ligaya. Paano yung mga magulang mo? Paano yung pag-aaral mo? Hindi na ako tumugon pa. Niyakap ko na lang siya na maigpit. Sabay halik sa mga labi ni Ligaya. Habang naghahalikan nga kami, bigla kong naramdaman na may paparting sa amin. Ang unang pumasok sa isip ko, baka ito yung mga kapatid ni Ligaya. Pero iba ito sa inaasahan ko. Itay, anong ginagawa niyo rito? Sinundan kita. Tama nga ako. Hayop ka, Cardo. Sa dinami-dami ng taong tatridor sa akin, sarili ko pang anak. Tama ang suspetya ng mga kaibigan ko. Yung babaeng yan, ang kaisa-isang anak na babae nila doon, Crisostomo. Sandali, itay. Pakinggan niyo muna ako. Hindi pa siya aswang. Sa totoo nga ito, makas nga siya sa kanila sapagkat ayaw niya maging aswang. Alam ko, kaya nga mas maganda kung papatayin ko ang babaeng yan dahil siya lang ang nag-iisang anak ng pamilyang yon. Siya lang din ang may kakayahang makapagparami sila. Kaya mas magiging perpekto ang pagganti ko sa kanila kapag mapapatay ko siya. Humarang ako sa tatay ko. Ano to, Cardo? Mas pipiliin mo pa ang babaeng yan kaysa sa ama mo. Sa sarili mong kadugo. Tay, pakinggan mo ang sinasabi ko. Hindi pa siya aswang. Iba-iba na lang. Huwag siya. Gago ka ba? Kailangan ko siyang patayin. Kailangan ko siyang patayin. Tama si inay. Masyado ko nang kinain ng galit at paghihiganti, itay. Buksan mong isip mo. Hindi niya kailangan mamatay para lang makaganti ka. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Buhay ang kinuha nila. Buhay ng lolo at lola mo. Kaya buhay din ang babae niya na kukunin ko. Sumugod si itay papunta sa amin. Patawad, itay. Sinuntok sa sigmur ang tatay ko. Sinundan ko pa ng suntok sa pisngi. Sabay suntok ulit sa sigmura. Mahina pa ang katawan niya kaya tumubo siya kaagad. Ayup ka, Cardo! Ayup ka! Hinila ko si Ligaya. Tumakbo kami palayo. Anong ginawa mo, Cardo? Yung ama mo, balikan mo siya. Iwanan mo na ako. Ikaw ang pinipili ko, Ligaya. Ilalaban kita.
poprotektahan kita. Sa pagtakbo namin, dito ako nabigla. May mas ibibilis pa pala ang takbo ni Ligaya. Naalala kong aswa nga pala siya. Nang makarating kami ng pera, sumakay kaagad kami ng barko pa Maynila. Mabuti nga may pera si Ligaya. May ipon din ako nun kahit papaano. Kinabukasan, nakarating na rin po kami ng Maynila. Naghanap kaagad kami ng matutuluyan. At dito, nagsimula po kami ng bagong buhay. Bago sumapit ang 16 na kaarawan ni Ligaya, marami pang bago kang naranasan namin. Hindi pa rin tumigil ang pamilya ni Ligaya na hanapin kami. Nagpalipat-lipat kami sa Maynila, sa ibang mga probinsya ng Luzon, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan. Nakarating nga rin kami ng Baguio. Napalaban din ako sa ilang kapatid ni Ligaya. Pero mabuti na lang, sa tulong ng modernisasyon, nahirapan magkasik na lagim yung mga aswang. Nahirapan kasing gumalo yung mga aswang sa mga maraming populasyon ng mga lugar. Hindi sila nakagalaw na maayos kagaya ng sa probinsyang pinanggalingan namin. At sa tulong siyempre ng mga kaalaman ko sa pagiging albularyo, talagang nahirapan silang mahanap kami. O kung mahanap man nila kami, nagagawa ko naman makatakas. At kung hindi talaga kaya, nilalabanan ko na sila. Pagsapit ng kaarawan ni Ligaya, dito na po tuluyang huminto ang pamilya niya. Dahil sa angka ni Ligaya, kapag hindi mo tinanggap yung bato ng pagiging aswang bago yung 16 na kaarawan mo, hindugo ng pagiging aswang yung hiram na bilis, yung lakas, at kung ano-ano pang abilidad ng aswang, talagang nawala. Sa madaling sabi, naging normal na po talaga ng tao si Ligaya mula po nung kaarawan niyang yon. At mula nun, natahimik na po yung buhay namin. Marami pa kaming may hirap na pinagdaanan, pero bilang mga normal na tao na yon, at kagaya ng mga normal na tao, basta magsumikap ka lang, makakabangon ka sa lahat ng pagkadapa mo. Naging maayos na po ang buhay namin. Hindi na kami lumingon sa mga pinanggalingan namin. Gusto ko mang humingi ng tawad sa mga magulang ko, wala akong magawa. Si Ligaya ang pinili ko eh. At kailanman, hinding-hindi ko yun pagsisisihan. Dahil ang Ligaya ni Ligaya ay siyang kaligayahan ko na rin. Maaaring sabihan niyo ako ng makasarili, pero sa buhay, kailangan mong mamili eh. Kaysa naman sa huli, pagsisihan mo ang mga bagay na hindi mo ipinaglaban. Thank you.